Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin sa tulong ni Santo Padre Pio. At upang tayo'y maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihang lahat ang ating mga naging kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawan sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagkapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagkapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan niyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may manggagamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinabi ng kasulatan, siya'y namumudbod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng bining ihahasik at tinapay na makakain.
ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganayin niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pari mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di magwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, Alleluia. Inyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok, maghilamos ka upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Atin mulang palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Narinig natin, parang ang pagbasa ngayon ay pang-Kwaresma, ano? Sinasabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad, patungkol sa kanyang mga alagad, pinapaalalahanan dito sa tatlong traditional na good works ng isang religious life, ano? Itong pagdadasal, paglilimos, at pag-aayuno. Bago sabi nga ang kanyang mga alagad, winawarningan sa tatlong, ito'y napakahalaga tatlong ito. Kasi itong tatlong ito, pwede mong gawin ng pakitang tao. Kaya, bago gawin ng mga alagad, pinaalalahanan na agad sila ni Jesus. Mahalaga ang tatlong yan. Napakahalaga. Yan ang basic ng isang, sabi ng religious na buhay. No? Yan ay talagang tradisyon na ginagawa ng mga Hudiyo. Pagdadasal, paglilimos, at pag-aayuno. Kaya sabi ni Jesus, ano, kung gagawin nyo ang mga yan, gawin nyo ng lihim. No? Kung ikaw ay magdadasal, kung ikaw ay maglilimos, kung ikaw ay mag-aayuno, gawin mong ikaw lamang ang nakakaalam. At ang sabi ni Jesus, gagantihan ka ng Diyos Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Dito makikita ninyo na ang Diyos, no, kita ang iyong ginagawa, no? Napansin ninyo, no? Kita ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa. At hindi lamang kita ng Diyos ang ating ginagawa, siya ay malapit pa sa atin, no? Itong mga nakikita natin sa pagbasa, ano, na mabuting balita. Ang Diyos hindi lang basta kita tayo. Hindi lang nandyan ang kanyang presensya, kundi talagang siya'y malapit sa atin. Malapit na malapit sa atin. Gayong ka-close ang Diyos sa atin. Kaya kita niya at malapit siya sa atin. Kaya lahat ng kilos mo, alam ng Diyos. Kaya alam ng Diyos kung gaano ka-purity, kalinis, ang intention mo sa bawat ginagawa mo, no? Kung ikaw ay natulong sa kapwa, no? Kung ikaw ay nagdadasal, gaano kalinis ang iyong intensyon sa lahat ng iyong pinagagagawa. Alam ng Diyos 'yan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano? Itong mga pagbasa ito, ito isang paalaala sa atin na lahat ng ating ginagawa kita ng Diyos. Pangalawa, hindi lang basta kita ng Diyos, malapit siya sa atin, no? At tinitingnan niya kung gaano kalinis ang ating puso kapag tayo nagdadasal, kapag tayo nag-aayuno, at kapag tayo'y naglilimos, no? Alam ng Diyos kung paano mo ginagawa yan, ano? At alam din ng Diyos kung hindi mo ginagawa yan. At alam din ng Diyos, no, kung kasalanan ang iyong ginagawa. Kaya mahalaga, mga minamahal na mga kapatid, no, ating tingnan, ating pagnilayan ng ating sarili, ano, inyong aralin ang inyong sarili, ano, paano ba ako nagdadasal, no? Sa mahabang panahon ba ng aking pagdadasal, yung bang aking mga binabanggit sa Diyos na dinig na niya? Baka kung kaya hindi, baka yung aking intensyon ay hindi ganon kalinis. Pangalawa, sa aking pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa, baka ito'y ginagawa ko lamang para ako'y maging tanyag at makilala, no? At lalong higit, ano, yung ating pag-aayuno. Mahalaga ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay pagkokontrol sa ating sarili, ano, lalong higit sa mga bagay na masarap sa atin. Kaya tayo nag-aayuno, kinukontrol natin ang ating sarili. At yung tatlong yan, pag pinagsama-sama nyo, dapat malinis ang inyong intensyon. Anong intensyon? Para sa Diyos. Kaya ka maglilimos, kaya ka mag-aayuno, ano? Kaya ka magdadasal, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para luwalhatiin at purihin ang Panginoong Diyos.
para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis, na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Someone
Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigay ang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Natin naghihintay po
sundo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo mo sa pagkain ng mga anghel ay gawin mong makapamuhay sa pagkaulran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietralcina, Mongheng Banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at Nesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong napapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay po nito ay mahigpit po tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Kligo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Ipinapalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo po ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo
ay mga nakareserve na schedules nung nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ika-anim, sa darating na 23 ng buwan, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga na pangungunahan ng Obispo ng Malaysia at sa 4 at kalahati ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipaintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan.